Gusto mo bang habang buhay kanyang mamahalin? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Ngayon ituturo ko sa inyo paano kayo mamahalin ng labis-labis ng inyong karelasyon. Paano kayo mamahalin ng kayo lamang habang buhay. Ituturo ko sa inyo paano gawin ito upang magiging masaya kayo habang buhay or magiging masaya kayo or lagi ninyong makasama or makakasama ninyo habang buhay ang taong minamahal ninyo. So ito ang aking ituturo sa inyo ngayon upang yung partner ninyo, yung asawa ninyo, ay hindi magloko sa inyo at kayo lamang ang mamahalin nito at wala nang iba pa at kayo lamang ang gusto niyang makasama habang buhay. Ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. Yes po, dahil sa ngayon po ay marami na pong nagsasama na parihas po ang kasarian. Kaya naman pwedeng-pwede din ito para sa kanila. Ngayon po ay kailangan natin dito ng materyales. Kailangan lamang natin dito ng gagamitin upang magawa natin ang ritual na ito. Kailangan mo lamang dito maghanda ng garapon or pwede rin na baso. At kailangan natin dito ng garapon na clear po dapat tulad nito. Dapat po clear at babasagin po ito. Yun po ang dapat nating ihanda. Dahil sa lagi ko pong sinasabi sa inyo na kapag babasagin po, ito po ay magbibigay ng lakas or malakas na energy sa inyong gagawing ritual. So, sa plastic kasi is wala pong energy kaya naman ay hindi makakatulong sa inyo. Okay na po na yung takip niya ay plastic. Ang importante po ang dito sa baba. So, clear na garapon po dapat at babasagin. Kailangan nyo din po dito ng photocopy ng inyong karelasyon. Photocopy or di kaya printed. Okay na po yung printed. Or di kaya ID size lamang kung wala kayong whole body or half body. Pwede na po yung ID size lamang. Kailangan din natin dito ng asin. Ang asin po ay dapat po ay puno dapat ang asin dito. Puno dapat ang asin sa garapon. So, ayon po, kailangan din natin dito ng isang butil ng bawang. So, again po, clear na baso, nagbaso or garapon. Isang butil ng bawang. Kailangan din natin dito ng asin. Dapat po puno yung garapon ng asin. Kailangan natin ng puto, photocopy or printed. And kailangan din natin dito ng kandila, pwedeng puti or kahit anong kulay, and wag lang po yung itim. At kailangan din natin dito ng panulat. So ayun po, yun po ang mga dapat nating ihanda sa paggawa ng ritual na ito. So kapag ready na yung mga bagay na aking mga naibanggit, kapag ready na yung ating gagamitin, ang isunod po ninyong i-ready isang inyong sarili. Siguraduhin po ninyo na mag-isa lamang kayo na gumawa nito, siguraduhin po ninyo na walang makakadistract sa inyo at siguraduhin po ninyo na hinding-hindi ninyo ito ipagsasabi kahit kanino ang inyong ginawa. Ngayon po, kapag ready ka na at kailangan na buo ang loob sa paggawa nito, kailangan na sigurado ka sa iyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin, gawin niyo po ito. Ngayon, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong simulan. Ngayon, ang gagawin mo, punuin niyo muna ng asin yung garapon or di kaya'y baso. Punuin niyo po ito ng asin. So, ayan po, dapat po ay puno po dapat. Ngayon, kapag napuno na po ito ng asin, kunin mo ang larawan ni target at panulat. Isulat ninyo dito sa likod yung buong pangalan ni target, buong pangalan at apelyido ni target dito, at
sa baba ng kanyang pangalan, isulat nyo din dito yung kapanganakan niya. Kailangan na alamin nyo po kung kailan siya ipinanganak, kailan yung birthday niya, at anong taon po ito. Anong buwan dapat po ay kumpleto. So, ayun po, isulat nyo po. At kung magtatanong ka, halimbawa ay mag-boyfriend, girlfriend pa lamang kayo, at kung magtatanong ka, pwede ba na hindi na isulat yung kanyang kapanganakan sa baba? Pwede po. Pero mas maganda na alam mo yung kapanganakan niya, month, date, and year, para mas maano natin, masintro natin si target. So kung hindi naman, okay lang naman. Pero mas maganda po na alam mo. So kapag naisulat mo na ito, ang gagawin nyo po, itong larawan niya, halimbawa ay nalagay nyo na ang asin dito sa loob, ilagay nyo lang dito sa gitna yung larawan niya. Itusok nyo po dito sa asin yung larawan niya. So pagkatapos nun, dito sa bawang, hilingin po ninyo dito sa bawang ang inyong mga gusto. Hilingin ninyo dito, tawagin ninyo ang pangalan at apelyido ni Target at sabihin nyo po dito na habang buhay mo ako mamahalin at kailanman ay hinding-hindi mo ako papakawalan at habang buhay tayong magsasama, habang buhay tayong magmamahalan, habang buhay tayong magiging masaya. Sabihin nyo po dito lahat-lahat na nagmula sa inyong puso, taimtim po dapat ang inyong mga sinasabi. Ngayon pagkatapos ay ibaon nyo din dito sa asin yung bawang. Kapag naibaon nyo na ito, kunin ninyo ang kandila at sindihan nyo po ito at ipatak. Patakan nyo po ng kandila ang asin. Dapat po yung buong ano po ng garapon ay matakpan po ng wax. Kailangan na nasa ilalim yung bawang, nasa ilalim yung larawan at wala kayong makitang asin dito sa itaas, kundi ang makikita ninyo ang wax ng kandila dito sa itaas. So habang pinapatakan ninyo ito ng wax ng kandila, dapat mo ay paulit-ulit ninyong hinihiling, dapat paulit-ulit ninyong sinasambit yung pangalan at apelyedo ni Target at sabihin ninyo, habang buhay mo ako mamahalin, habang buhay tayo magsasamang masaya, habang buhay mo akong aalagaan at ako lamang ang priority mo, ako lamang ang mamahalin mo at wala nang iba pa. Kumbaga, hilingin ninyo dito lahat-lahat habang tinatakpan ninyo ng wax ng kandila yung baba ng ano ng garapon. So ayun po, gawin ito or pagkatapos nito, kung may takip or garapon yung gamit ninyo, takpan nyo lamang at ilagay sa lugar na kung saan ay hindi ito makikita. And pagkalipas ng mga ilang araw, magkalipas ng 7 araw or depende sa inyo, hanggat kailan ninyo ito maaalala, kunin ninyo ito at ibaon kasama ang garapon. And habang binabaon ninyo ito, bago ninyo ito takpan ng or tabunan ng lupa, humiling kayong muli. So, ayun po, isama po lahat. Dapat po buong garapon, yung ginawa nyo po, ibaon nyo po. And humiling kayong muli kung ano man yung kahilingan ninyo nung ginawa ninyo ito. Gawin lamang ito sa araw ng Biyernes lamang. Biyernes lamang po ito, isang beses lamang itong gawin. Araw ng Biyernes at alas 8 ng gabi. Gabi lamang ito pwedeng gawin at Biyernes lamang. Ayun, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.